kung papayag ba sila Silva na magawa kami ng ano ng isang gabing ano talakayan na kung saan is ano amin talakayin yung mga talatang ginamit ni El Historiano na claim niya na tumutukoy raw sa MCGI kung okay ba kay Larry Silva yun, na schedule lang namin yun. Hindi mo na ako magkikihalo sa inyong talakayan ngayon. Ang sa akin lang, klaruhin lang kung papayag ba si Larry Silva na mag-schedule kami, talakayin namin yung mga talatang ginamit ni Soriano na tumutukoy raw sa kanila. Ano sa'yo, Brother Larry? Kasi naririnig mo man eh. Wala para namang malaman. Wala namang problema. Kasi kadalasan kasi bro, kadalasan kasi kapag MCGI ang pumasok sa atin, ang lagi nilang tinatalakay yung ating aral. Na sa kanila, hindi. Ngayon, ang gusto ko naman talakayin, yun namang aral naman nila para makita kung tama rin ba ang turo sa kanila o mali. Okay, Brother Larry, ano yung masasabi mo? Siyempre, normal yun. Kung kayo magsalita, mali. Normal yun. Ganun talaga. Yan nga. So, papayag ka ba, Larry, na yan ang, mag-schedule tayo, talakayan natin yan? Kung totoo ba ang claim niya na ang talata niya ay tumutukoy sa inyo? 100% ako naniwala, totoo. So, papayag ka ba na mag-schedule tayo niyan, talakayan natin yan? Okay naman, okay lang naman. Pero yung alam mo, yung kuan, yung mga talata na sinasabi mo, hindi ko na ano yan eh. Hindi ko na pag-aaralan, hindi ko masyado nababasa yan eh. Hindi ba ginamit ni Soriano yun sa ano niya, sa kanyang video? Oo. Yun doon sa east-west from, limbawa, palagay na lang natin ano yung pakibasa nga ba ni Romel yung ano ba ni Romel? Jeremias 30:19 sa ang dating Biblia. Pakibasa nga. 30:19 ba ng Jeremias? Oo, sa ang dating Biblia. Pakibasa nga. Okay, ang dating Biblia. Saan yung dating Biblia? Jeremias 30:19. Ito naman mga kapatid, ang ating mababasa. At mula sa kanila, magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangangasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Ayan. Badalari, ko-confirm mo ba Badalari na yan ay tumutukoy sa inyo? Pwede. Anong pwede? Hindi, yung talagang confirm na kayo yan. Huwag mo madali sabihin sa pwede. Yung talagang kayo ba talaga ang tinutukoy niyan? Hula kasi yan eh. Hula, kasi okay. Hula kasi sino yan. Tinutukoy na naturang hula? Ah, pwede kami. Pwede ang MCGI sa Pilipinas dahil ang sinasabi diyan para ramihin, ibig sabihin kaunti nagkumpisa saka kaunti lang, hindi naman marami kaagad, hindi naman kasi dami ng ano, hindi kasi dami ng INC ng Katoliko, hindi naman ganyan karami, nagkumpisa yan sa maliit na grupo at so, tinutukoy niyan MCGI. Yung sinasabi diyan, may nababanggit yata diyan na ano eh. Silangan, meron ba? Ha? Silangan? May ano bang naka ano ba? Kasi wala akong Biblia eh. Ah, sige. For the sake na maklaro ito, basahin ko na lang uli. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya at aking pararamihin sila at sila'y hindi magiging kaunti, akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Oh, wala sino tinutukoy dyan, Badalari? Wala namang problema dyan ah. Kasi ang MCGI naman, nag-umpisa yan sa maliit na grupo. So MCGI, okay. Tinutukoy dyan, MCGI? Posible. Posible. Pagkibasa nga sa verse 1, Brother Romel.
Jeremiah chapter 1 at verse 1. Ito ang mababasa natin, mga kapatid. Chapter 30 verse 1. Yes. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi. Patuloy? Hindi. Jeremiah 30 verse 1 to 4 muna. 4. 30 verse 4 or 1 to 4? 30 chapter 1 verse 4. Chapter 30 verses 1 to 4. Okay. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa aking aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Sapagkat narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking ibabalik na mula sa pagkabihag ang aking bayang Israel at Juda. Sabi ng Panginoon, at aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. At ang mga ito, ang mga salita na sinalita ng Panginoon tungkol sa Israel ay tungkol sa Juda. Oh, akala ko ba sa MCGI? Patunayan mo sa amin, Brother Larry, na ang MCGI yan ang Israel. Yung tala, alam mo, yung talata na binabasa nyo, hindi ko naman ano yan eh. Sinabi ko nga kanina, hindi ko naman napag-aralan yan. Hindi ko napag-aralan yan, kaya hindi ko rin ano, wala akong masyado masabi dyan. Okay, tinatanggap mo ba na yung talatang yan ay ginamit historiano, claiming daw na kayo yan, pero ang tinutukoy pala ng konteksto, Israel pala at hindi kayo? Hindi ko nga ano eh. Hindi ko yan kabisado kung ang pagbabasa niya dyan, kagaya ng pagkakaintindi nyo na ginamit na yan. Hindi ko masyadong ano yan, ang talata kung yan ang ginagamit niya. Ayan, so hindi mo sigurado na yan ang ginagamit niya. Kung ma-play ko ngayon ang video na kung saan ginamit niya ni Soriano, tumutukoy daw sa inyo, aminin mong ano, nagsisinungaling ka. Bakit? Bakit mo naman sabihin na nagsisinungaling? Ako ay totoo namang hindi ko kabisado yan. Oh. Pero tinatanggap mong ginamit niya yan o hindi mo tatanggap yung ginamit niya yan? Huwag mong ipaamin sa akin ay isang bagay na medyo malabo-labo ang dating sa akin. Sige, Brother Romel, sabi ko muna ang naturang video, Brother Romel, ha? Hindi ganun ang ano. Okay, yan. Thank you so much. Yan. At naging mahirap naman kung... Ito, Brother Romel. Brother Romel, okay, iparinig ko para marinig ninyo. Pakiano nga ako ng audio. Ayan, sige, mag-share ako ng audio para marinig dyan. Yung binanggit ni Eliseo Soriano. Eto ha. Eto, parinig ko. Diyos na iglesia, sabi ng Diyos, magmumula sa kanila ang tinig ng pagpapasalamat, ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila. Sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalatiin sila, sila'y hindi magiging maliit. Bakit ang kapatid sa samahang ito, kahit mahirap tayo, dumadami? Yan. Brother Larry Silva, inamin mo ba na ginamit niya ni Soriano at sinasabi niya tumutukoy sa inyo? Yang ano yung setas na yan? Oh, narinig ko, tama yan. Tama, posible. Ngayon, tanong, sa mga binasa ni Brother Romel ng mga talata before ang 19, alin ang tinutukoy, MCGI o Israel? Yung talata sa Biblia, bro, alam mo, ano yan eh? Anong talata ba yung ano? Anong talata yung binasa kanina? Yung hindi ito ngayon na, yung isa pa kanina, yung tinatanong mo sa akin. Ano bang talata 'yon? 30:19 ng Jeremias. 30:19 ng Jeremias. Tapos itong huli, yung bago lang.
Yun nga, 30 Disenueve, yun ang binasa ni Soriano at pinabasa ko kay Romel Palma. At para malaman ko, MCA ba talaga ang tinutukoy, pinabasa ko sa verses 1 to 4 para malaman kung sino ang tinutukoy ng konteksto. Yung binasa itong huli ngayon. Oh, yung Jeremias 30:1 hanggang 4, bro. Ah, yung 30:1 hanggang 4 na binasa, no? Yung ba yung kanina? Kung yun ang binasa niyo yun kanina, nga. Kung yun ang binasa niyo kanina, hindi naman ibig sabihin na pagka magmula sa 1 hanggang 30, 32 hanggang 40, hindi naman ibig sabihin na iisa ang kahulugan niyan. Kasi pinahanapan na ng ano yan eh. Brother Romel. Yes, bro. Brother Romel, papayag ka pa, Brother Romel, i-request ko sa iyo, basahin mo, gamitin mo magandang balita Biblia para mas malinaw ang words. Basahin mo from verse 1 to 19 para makita kung MCJ ba talaga tinutukoy o Israel nga. No problem. Babasahin, kung babasahin from 1 to 19. Yes, bro, sa magandang balita Biblia dahil mas malinaw ang mga words dun eh. Okay. Sa verse 1 to 19. Okay. So, ito po, babasahin natin. Jeremias 30:1 hanggang 19. Kinausap ni Yahweh ang Diyos ng Israel, si Jeremias. Yan. At sinabi, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Sapagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at Huda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanilang muli. Ito ang mga sabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Huda. Narinig ko ang sigaw ng isang takot na takot, ng isang nasindak at walang kapayapaan. Isipin mong mabuti. Maari bang manganak ang isang lalaki? Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan tulad ng isang babaeng nanganganak? Bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya'y makaliligtas. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga liig at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Sa halip sila'y maglilingkod kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang magiging hari. Ngunit, huwag kang matakot lingkod kong Jacob at huwag kang manlupaypay Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak. Manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala nang katatakutan. Ako'y sasa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkakalatan ko sa inyo. Subalit, kayo'y hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat. Ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang inyong sakit, malala na ang inyong sugat. Walang mag-aalaga sa iyo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat mong nangingibig. Wala na silang malasakit sa iyo. Sinaktan kita kaya ng gaya ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarosahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Gayunman, lahat ng umapi sa iyo ay aapihin. Lahat ng iyong kaaway ay bibihagin din. Nanakawan ang nagnakaw ng kayamanan mo. Ang bumiktima sa iyo ay bibiktimahin din. Ibabalik ko ang kalusugan mo at
ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil ang siyon na walang nagmamalasakit. Sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganahan sa lipi ni Jacob. Kahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo at muling itatayo ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ayan, Brother Romel, klaruhin lang natin yung binasa mo. Ano ang sinasabi ng konteksto, Brother Romel? Ito ba'y tumutukoy sa MCGI o tumutukoy sa Israel na kanyang pinarusahan dati? Yan ay klaro. Tumutukoy yun sa Israel. Hindi yun tumutukoy sa MCGI or sa Member of Church of God International Incorporated. Never been mentioned in the Bible or in what we are read right now. Ngayon, Brother Larry, paano papaliwanag sa amin na sinasabi pala ng Biblia, yan pala Israel at hindi pala MCGI kasi Jacob eh, Jacob. Kayo ba ang Jacob? Hindi naman ano yan eh. Kung isang talata yung binasa nyo, pwedeng mali, pwedeng nagkamali si Brother Eli Soriano. Ikaso, ayun. Talata yan, ang daming talata. Sa isang bersikulo, maraming talata yan. Hindi ibig sabihin. Sige, dagdagan naman natin. Bro, dyan to. Sandali lang. Sabi niya kasi, sa isang bersikulo, maraming talata yan. Magkaiba ba yung bersikulo at talata, bro? Bro, Larry, magkaiba ba yung bersikulo at talata? No. Sabi mo kasi, sa isang bersikulo, maraming talata yan. Magkaiba ba yung bersikulo sa talata? Hindi, kapitulo ang ibig sabihin. Ah, okay. Mali-mali yun. So, ibig mong sabihin, Brother Larry, bawat verse ay iba yung meaning? Hindi yung meaning niya pala isang chapter, kundi bawat verse ay sari-sari din yung meaning? Posible. Kasi sa isang kapitulo, maraming bersikulo, maraming napapalaman na bersikulo yan. Hindi... hindi naman ibig sabihin na pag-umpisa sa versikulo 1 hanggang umabot ng korte, hindi naman ibig sabihin na isa ang kahulugan noon. Kung siguro binasa nyo, kung napasakop yan doon sa isa na kanina na sinabi, maring tutula ko dyan. Tutula ko sa ano. Pero iba eh. Yung sinabi kanina, yung binasa nyo, hindi sila magiging kaunti, pararamihin ko sila. Mm-hmm. E doon, wala kang mababasang huda ron eh. Ngayon, bro, yung sinabing pararamihin sila, sino tinutukoy doon, Israel o MCGI? Yung binabasa na hindi sila magiging kaunti, may posibilidad na MCGI. Okay. Sinong Bible scholar ang susuporta sa paliwanag mo na yun ay MCGI, gayong maliwanag ang konteksto na yun ay Israel? Hindi ko kailangan ng ano, bro, kasi alam mo yung hindi lahat ng apostol nag-aral, kaya yung sinasabi mong Bible scholar na yan, hindi pwedeng gawing batayan yan kasi galing sa sariling paliwanag ng mga scholar. Sa kanila galing yan. Ngayon, bigyan mo ako ng magandang paliwanag kung bakit MCG na ikaw yan gayong Israel ang tinutukoy. Posible. Anong posible? Anong batayan mo na posibleng MCGI ang tinutukoy ay mula verse 1 hanggang 19, Israel ang tinutukoy. Paano naging posible? Wala akong sinabi na magmula verse 1 hanggang 19. Ikaw may sabi niyan. Ha? Wala akong sinabi. Nga, ang ginamit kasi ni Soriano. Huwag mong ilagay sa bibig ko yung sinasabi mo. Pwede, Romel. Yes, bro. Sabi niya kasi,
wala akong sinabi na magmula 1 hanggang 19. Hindi daw niya ginamit ang verse 1 to 18. Mm. Wala namang sinabi na ginamit niya. Mm. Kaya ko pinasa sa iyo, bro, para makuha ang konteksto ng naturang talata kung totoo ba ang paliwanag ni Soriano na yun ay tumutukoy sa kanila o sa Israel. At batay sa binasa mo, Brother Romel, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ano ba ang konteksto nun, bro? MC Jai o Israel? Ganito siguro yung klaro muna. Brother Larry, sa inyo bang pagbabasa ng Biblia, hindi ba kayo nagbabasa by contextualize? Hindi nyo ba kinocontextualize yung binabasa nyo? Natural. Kinocontextualize nyo ba ang binabasa nyo sa Bible or binabasa nyo lang by verse? Siyempre naman. Anong siyempre? Yung tanong ko po, kinocontextualize nyo ba o binabasa nyo lang by verse? Oo nga eh. Oh, sige. Oh. Sasagutin ko yung tanong ni Brother Romel. Oh, sige bro. Kinocontextualize niya raw, pakibasa nga uli yung verses 18 at 19. Okay, i-contextualize natin ha. Kasi kinocontextualize. Salamat. Okay. 18 to 19 ng Jeremias 30. Balikan natin yung talatang ito. Ito yung ating mababasa. Sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganahan sa lipi ng MCGI. Ay, Jacob pala to bro, hindi MCGI. Sa lipi ni Jacob, kahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo. Hindi naman winasak yung MCGI. At muling itatayo ang bawat gusali. Nasaan yung gusaling winasak sa MCGI? Tinan nyo ha. Binabasa nyo, binibigyan nyo pa ng kahulugan. Hindi sabi, bro, sabi mo, bro, sandali lang. Sabi mo kasi, sabi mo kasi, i-contextualize natin. Okay, sabi, nga, sabi mo kasi kanina, i-contextualize natin. Ngayon, ito yung konteksto. Konteksto niyan. Hindi mo nang pwedeng sabihin na hindi yan konteksto ng verse 19 kasi that is a previous verse before the verse 19. Therefore, that is a part of the context. Paano ka ba nagko-contextualize? Nagko-contextualize ka lang ba by verse only, not by whole chapter? Hindi po contextualization ang ginagamit mo. That is a verse cutting. That is a verse cutting po, kapatid na Brother Larry. Hindi po yung contextualization kapag verse lang yung kapag verse lang po yung gagamitin mo, hindi yan contextualization. That is verse cutting. Kinakat mo lang yung bersikulo, pipiliin mo lang gusto mo, pero hindi po yan contextualization. Alam mo siguro dapat yung contextualization. That is in the chapter 13. Therefore, buong chapter 13, kino-contextualize yan. Buong chapter babasahin mo, hindi naman isa kahulugan yan. So ibig sabihin pala yung buong chapter 13 pala hindi sa konteksto nun. Hindi. So lang yan. Ibig chapter. Ibig sabihin bro Larry ganito. Kasi sabi mo bro, sabi mo kasi hindi isa sa konteksto ng verse 19 yung sa chapter 30. Ang tanong ko ngayon, ibig sabihin ba yung verse 1 up to 18 kailangan punitin na yon, wag na yung isali sa verse 19 kasi hindi sa konteksto. Wala akong sinabi niyan, ikaw sabi. Kaya nga sinasabi ko sa iyo kasi yun yung pagkaunawa mo kasi na hindi mo siya i-contextualize. Kayo kasi ang gumawa ng naglagay ng kapitulo bersikulo, ginugulo niya lang yan eh. Ano po, kami yung naglagay ng? Kayo naglalagay ng kapitulo bersikulo. Sino naglagay? Sino naglagay, bro? Sino naglagay? Katoliko. Sinong Katoliko? So mali yung paglagay ng bro, sandali bro. Mali bro, Larry, yung paglagay ng chapter at verse, mali ba yung paglagay? Ang original. Hindi bro, tanong ko muna, mali ba yung paglagay ng chapter at verse? Brother Romel, ipagpalagay na lang natin, Brother Romel, na walang chapter at verse. Sige, basahin natin mula 17 ha. Ito sabi dito ha. Sige, ipagpalagay natin na walang verse ito, tuloy-tuloy lang ang basa. Sabi ganito, ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat nyo, may kausap, nyo, kahit na sinasabi ng iba na kayong mga taga-Jerusalem ay itinakwil at pinabayaan. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon,
Muli kong ibabalik ang kayamanan ng mga lungsod ng lahi ni Jacob at kahahabagan ko sila. Ang lungsod at ang palasyo na winasak ay muling itatayo sa dating kinatatayuan nito. Pagkatapos, aawit sila. Sino yung aawit, bro? Taga Jerusalem. Aawit sila ng pasasalamat at sisigaw sa kagalakan, pararamihin at pararangalan ko sila. Sinong sila yan? Balikan din ng 17. Ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat nyo. Kahit na sinasabi ng iba na kayong mga taga Jerusalem ay tinakwil at pinabayaan. So, ang konteksto talaga, kahit pa walang verses, referring to sa Israel. Bakit kiniklaim ni Soriano na MCGI daw? Gayong ito pala ay referring sa Israel. Yun ang pakisagot sa kanya, Brother Romel. Iba yung sitas na yan sa binasa nyo kanina. Iba, hindi naman yan eh. Hindi yan. Huwag niyo ako dalhin sa paliwanag. Binasa kanina, Brother... Huwag niyo ako dalhin sa paliwanag nyo. Brother Larry, binasa ko... Binasa ko lang, wala akong paliwanag. Oh, sige, sige, balikan natin, balikan natin. Ito, 13:17. Problema nyo na yan. Sige, balikan natin, verse 17 muna tayo. Ngunit gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat nyo. Sinong kausap dyan? Taga Jerusalem. Jerusalem. Okay. Tuloy naman natin sa 18. Sinabi pa ng Panginoon, muli kong ibabalik ang kayamanan ng mga lungsod ng lahi ni Jacob. Ano yung lahi ni Jacob? Israel. Israel. Ang lungsod at ang palasyo na winasak ay muling itatayo sa dating kinatatayuan nito. Pagkatapos, aawit sila. Sino nga aawit? Ay, taga Israel pa rin. O ngayon, taga-Israel pala, eh, ba't sinabi ni Soriano, kayo daw yan? Ang problema dyan, sana, kasi ako hindi naman ako mangangaral, no? So, sinabi ko rin na hindi ko yan napag-aralan, ano? Kung palag kayo, sana doon kayo nagtanong sa kanya. Bakit sa akin itanong yan? Ano kayo? Hinadya ko yan, bro, para ipakita na ang aral nyo eh, hindi talaga tama. O, dadagdag pa natin, Malakias 1:11. Kayo ba tinutukoy sa Malakias 1:11? Yan! Posibilidad na kasama kami dyan. Kami yan. Sige, bisayin mo. Yan. Brother Romel, pakibasa nga Malakias 1:11. Okay, ito yung sinasabi ito o mababasa natin sa Malakias 1:11. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinangrarangalan nilang lahat. Oh, yan. Yan ba kayo? Abay, malaking posibilidad. Brother Romel, pagibasa nga Malakias 1:1. Okay. Doon sa dating Biblia mo basahin. Oh, walang problema. Dating Biblia as your request. Okay. Dating Biblia pala. Okay. Eto. Ang hula sa salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Uno-unsi. Ayan. Nakisagot ba nila rin? Sa uno-unsi mo basahin. Oh, sige, basahin ko. Ako magbabasa ba, Brother Romel? Simulan ko sa 1:1 hanggang 11. Okay, ha? Para bakit makita niya. Yan ba, Des, dali lang. Bakit mo sisimulan sa 1 hanggang 11? Yung bang 1, ginamit. Alam, diretsuhin mo sa 11. Nag-interpret kayo sa verse 11. Kaya kukunin ko din ang to. Kukunin ko ang konteksto. Ginamit pa ni Brad Eli ang 1? Ang ginamit niya, 11. At in-interpret niya ang 11. Kaya ang gagawin ko ngayon, babasahin ko from verse 1 to 11 para makita ang konteksto. Payag ka doon o hindi? Hindi ibig sabihin na isang kapitulo yan. Isa ibig sabihin. Ayun nga ba, patutunayan ko isang lang ibig sabihin. Magkaiba yan. Brother Romel. Yes, bro. Yes, bro. Patutunayan ko kay Larry Silva ngayon na iisa lang ibig sabihin, papayag ba siya?
Oh, sige, ano, pakisagot mo na, Brother Larry, papayag ka ba? Patutunayan ni Brother John doon, naiisa lang yung ibig sabihin. Ang tanong kung papayag ako. Yun yung tanong. Ay, wala pa na papatunayan eh. Tinatanong ka nga, papayag ka ba? Papatunayan nga, papayag ka ba? Ang tanong dyan, tama ba paliwanag? Sandali. Papasahin ko lang. Mahilig kasi kayo. Maglagay ng paliwanag sarili nila. Papasahin ko lang. Hindi. O di sige, basahin mo. Basahin mo. Pero masyadong mahaba yan eh. Masyadong mahaba. Sige, basahin ko ha. Oh. Hanggang 11, babasahin ko. Ito bro, ito babasahin ko bro ha. Ito sabi dito, ayan. Ang dating Biblia, sabi ganito. Ang hula ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Ngayon may inyong sinasabi, saano mo kami inibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon. Ngayon may inibig ko si Jacob. Ngunit si Esau ay aking kinaputan at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Yamang sabi ng Edom, tayo'y nangabagsak ngunit mga babalik tayo at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila'y magtatayo ngunit aking ibabagsak. At tatawagin sila ng mga tao ang hangganan ng kasamaan at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. At makikita ng inyong mga mata at inyong sasabihin, dakilain ng Panginoon sa dako roon ng hangganan ng Israel. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako ngay ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo o mga saserdote na nangagsisihamak ng aking pangalan at inyong sinasabi, saano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y nangaghahandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana. Ang kausap dito, taga-Israel ha? At inyong sinasabi, saano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. 8. At pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Oh, iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan ka ba ganiya? O tatanggapin ba ganiya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, nay na tayo. At ngayon sinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbibiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin ba ganya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. 10. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga pingasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, nitatanggap man ako ng handog sa inyong kamay sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil at sa bawat dako ay paghahandog ng kamangyan ng aking pangalan at ng dalisay na handog sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng hukbo. Tanong, sino ang kausap ng Panginoon mula Malakias 1:1 hanggang 11? Kausap ni ang kausap ng Panginoon diyan ay taga-Israel. Ngayon, hindi MCGI. Ngayon, hindi mo lang naintindihan kasi yung binabasa mo eh. Hindi mo naintindihan eh. Ang kausap niya, taga-Israel. Pero ang binabanggit dyan ay hintil. Ngayon, hindi man, sige, hintil hindi tayo. Hindi naman hintil ang Israel, bro. Jundo. Ngayon, hintil, sa hintil naman tayo. Sa hintil, ay mag, ano ba yun sa unsi nakalagay? Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Ang kausap diyan Israel, pero pinatutunguhan diyan ay hintil.
Ano naman ang problema? Wala naman. Tanong. Hindi mo na naiintindihan yung sitas eh. Yang hintil. Akala mo Yang siguro. Hintil Mo, na tinutukoy dyan. Ako muna. Akala mo siguro, ang ibig sabihin dyan ay Israel pa rin yung hintil. Baka hindi mo naiintindihan yung salitang hintil. Rodendo, go ahead. So, yang hintil na yan, yan ba'y tumutukoy sa MCGI? Hintil, labas ng bansang Israel yon. Ngayon, kung sinasabi dyan na sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan, magiging dakila, ay pwede. Pwede yung MCGI. Sapagkat sa Pilipinas nang galing ang MCGI, nangaral hanggang doon sa nilulubugan. Ang Katoliko, galing yan sa Italia, sa Roma, galing yan. Kaya imposibleng kayo ang hindi ano diyan, kayo ang hindi lalapat diyan kahit anong kahit paanong okay. Paraan ng pagbasa, hindi kayo lalapat diyan. Okay. Sabi mo ngayon, ito may dalawang punto kong nakuha na hinihintay ko ngayon. Unang punto ito. Sabi mo ang MCGI nang galing sa Pilipinas. Hindi ba sabi nyo nakianib lang kayo at hindi kayo nagtayo ng sariling inyo? Umanib. Ano problema? Yung inaniban nyo, saan nagsimula yon? Ang inaniban namin sa Israel galing. Wala problema yan. Oh, ang MCGI. Dahil umanib lang, saan nang galing? Oh. Ano problema dyan? Saan nang galing? Umanib lang kayo eh. Kaya nga eh, umanib kami sa tunay na iglesia na itinatag ng Diyos na saan yun? Saan yun? Saan yun? Simula. Sa Israel. Sa Israel. Saan yun simula? O sa Israel. Sa Israel. Ang, yung Israel, mas bilang anan o hindi? Bakit? Yung bang Israel, hintil? Hindi, yung Israel ba silang anan o hindi? Israel, kung silang anan ba hindi? Yung Israel ba, nasa East ba ang Israel o wala? May party dyan. Yung, may Middle East nga eh. Bade Romel, paki-search nga Bade Romel ang countries in the East sa Google. Isa ba doon ang Israel? Yun ang countries ano, in the East. Okay. Countries in the East. Binabasa nyo yun, hindi naman naiintindihan. Hintil ang tinutukoy dyan na pagbubuhatan. Oh. Hindi naman ito. Sige, pakita mo ba ni Romel? Inalis ang karya ng Israel, inalis ng Panginoong Diyos yan. Kaya hindi po pwede na doon pa rin manggaling sa Israel yan. Bade Romel? Yes, bro. Ang sabi kasi, from Silanganan to Kalunuran, pakitingan mo nga sa, ano, sa Google yung countries in the East, okay. Kung kasama ba doon ang Israel. Okay. Ipapakita natin no, dito sa ating okay. Display. Sandali lang at i-arrange natin ng mabuti para makita. Oh, ito. Ito yung mga countries, no? Countries East 'yan. China, Japan, India, Hong Kong, Cambodia, Laos, North Korea, Egypt, Iran, Qatar, Nepal, Azerbaijan, Cyprus, Bhutan, Saudi Arabia, Rwanda, Burundi. Ito sa itaas, United States, South Korea, Myanmar, Taiwan, Mongolia, Macau, Timor-Leste, Afghanistan, Bahrain, Jordan, Kuwait, Armenian, Israel. Ay ito, nasa East? Bro, nasa o East. East. May Jerusalem dyan o East? Nasa ano, nasa Israel yung Jerusalem, bro. Oh, nasa East. Nasa East ng Israel. Oh, nasa East. O ngayon, punta tayo ng Kalunuran. Gawa 23:11. Ano yan? Gawa 23:11? Oh, Gawa 23:11. Pakibasa. Okay. Punta tayo ang ng... Ang dating Biblia, Gawa 23, talata 11. Ito naman po mga kapatid, yung ating mababasa dito sa ating Biblia. Okay. Mahina pa yung kamay ko. At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang pagkapatutuo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Tanong ko sa iyo, Badalare,
Ang Roma ba ay nasa kalunuran? Yes or no? Kung nasa kalunuran ng Roma, hindi ako sigurado. Una-una. Pakisearch ba Google lang ano ang countries in the West kung may Roma ba dyan o Italy? Okay, we will search the countries in the West naman. Oy, hindi naman hindi binasa niyo kanina yung yes, nasa Israel. No, oh. kasama sa is ang Israel. Ito na natin talaga oh. Kasi Biblia ang ginagamit ko. Jerusalem to Roma. Kaya nga, pwede naman. Well, hindi ako tutul dyan kung kasama ang Israel sa S. Kaso, kung gagamitin mo yung ganyang katuwiran, hindi pa rin yung lalapat. Tanong ko sa'yo. Lari, ang tunay na iglesia, saan nagsimula ang tunay na iglesia? Sa Pilipinas o sa Jerusalem? Ako muna magsalita. Huwag kang sisingit naman. Pambihira ka. Huwag mo kusingitan. Hindi lalapat yan. Kung gagamitin mo yung Israel, kasi ang Israel, inalis ng Panginoon ang kaharian dyan, tapos iba, doon rin manggaling. Wala ka namang sentido kung mong pa ganun. Maganda yan. Sabi niya, inalis sa Israel. Hindi ganun pag-aaral. Galing sa Israel ang original. Ngayon, inalis ng Panginoon ang kaharian doon. Kaya hindi pwede na sa Israel pa rin manggaling. Kasi ang tinutukoy dyan, hintil. Ngayon, yung binabasa niyo Roma, sinasabi niyo Roma. Yung Roma naman, ang nagsalita diyan sa gawa ay apostol. Apostol ang nagsalita diyan. Walang problema doon. Saka hindi naman kayo binabanggit doon eh, pambihira. Impossible, wala but, kayong kinalaman doon. Romel? Yes, bro. Brother Romel? Yes, bro. Na-confirm ko na ha. Oh. Na ang Israel nasa east, ang Roma nasa west, ang tunay iglesia nagsimula sa Israel at hindi sa Pilipinas. Ngayon, Awa 23:11, mula sa Jerusalem to Roma. Ngayon, to confirm na yan talaga ay sa Roma, pakibasa nga ang Roma 1:7 hanggang 8. Okay, basahin natin yung Roma 1:7 hanggang sa 8 naman. Dito tayo sa Biblia naman, mga kapatid. Ito naman yung ating mababasa. Sa lahat ninyong nangas sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyunawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Yan, so ang sabi diyan tinawag ang mga taga-Roma hindi ba para maging alagad ng Panginoon? Yes or no? Ngayon, yang kalunuran na ba yan? Eh, confirm ba yan na Roma from Silangan, Jerusalem to kalunuran Roma? Hindi ko kabisado kung kasama sa ang Roma sa kalunuran. Hindi ko kabisado yan. Oh, hindi mo kabisado? Sige, nasaan ang Roma ngayon kung walas kanluran? Hindi ko nga kabisado eh. Hindi ko naman pinag-aaralan yan. Hindi ba naituro ni Soriano sa inyo na ang Roma ay nasa West? Pagpalagay na natin sa West. O ngayon? Pagpalagay na natin, sakyan na kita dyan. Kahit hindi ko, ano yan, hindi ko kabisado, sasakyan kita dyan. Nasa West. Anong problema? Eh di, tama nga. Tama nga. From Silangan to Kalunuran, Jerusalem to Roma. Tama nga. Anong Jerusalem to Roma na magpupuri sa Panginoon? Okay, saan magsisimula ang tunay na iglesia? Ang tunay na iglesia? Bro, Jundop, makinig ka. Ang binabanggit sa 1:11, hintel. Hindi mo yata naintindihan yung hintel eh. Sa Roma, hintel ba yun? Ang Roma, sabi mo, kalunuran yan. Eh, yung sa Roma, hintel ba yun? Sabi mo, ang Roma, nasa Western. Ngayon, kung nasa Western, hindi yan.
Hindi yan pwedeng na dyan manggagaling. Kasi mula sa sinisikatan ng Ay, araw mali, hanggang mali. kaluluwan. Mali, Romel. Yes, bro. Binaliktad pa niya. Ang sabi niya, sinabi ko raw na sa Roma manggagaling. Ang sinabi ko kanina, sa Israel manggagaling. Kaya lang Israel ang nasa silanganan. Yes. Papuntang Turan. Oh, yes, yun yung klaro. Wala akong sinabi na sinabi mo na sa Roma. Wala akong sinabi, ha? Ang sabi mo, sa Roma nang galing. Ang sinabi ko lang, ang sinabi ko, yung tunay na iglesia, tatag ng Diyos, galing yun sa Israel. Hindi yun, ako galing sa Israel. Oh, ang ngayon, saan dyan? Ang galing Roman Catholic? Saan galing? Hindi mo ba alam, galing sa Roma yan? Sa Roma doon ang galing daw ang Roman Catholic. Brother Romel, pakibasa nga sa Wikipedia ang Catholic Church kung saan ang galing. Alam mo, yung Wikipedia, hindi nakapagliligtas ng kaluluwa yan. Kaya huwag kang sumandal dyan. Nasa ang ebidensya mo. Sige, sige, sige. Pagbigyan natin sila, Re. Hindi lang hindi lang nakapagligtas ng kaluluwa ang Wikipedia. Tanong, saan mo nabasa? Saan mo nabasa na ang Roman Catholic nagsimula sa Roma? Uy! Saan mabasa? Eh, pero tawag niyo nga, Roma eh. Romana. Ano kaya? Hindi mo ba naintindihan yan? Hindi. Sinasabi, nabasa. Huwag kang mag-interpret. Hindi ko tinatanong ang interpretation mo, ang opinion mo, ang tanong ko, ang ebidensya mo ng Roman Catholic ay nagsimula sa sa Roma. Kasi ang sinasabi ng Wikipedia, nagsimula ang Iglesia Katolika sa Holy Land. At ang Holy Land ay nasa Jerusalem. Ikaw maglabas ng ebidensya ngayon, nasa ng ebidensya mo ng Roman Catholic Church nagsimula sa Roma? Yun na nga ang Roma eh. Ano ba ang ibig mo sabihin na? Pag Pilipino, sa Pilipinas ka galing. Basahin ko na lang yung ano. Brother Romel, babasahin ko na lang yung referensya ginagamit ni Elis Soriano. Oh, sige. Ikaw na lang, bro. Ito, ginagamit to ni Elis Soriano. Bakit may nakalagay na Roman? Para malaman natin kung talagang sa Roma ba nagmula. Ito sinasabi, ha. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crock, page 191. Ito sa baba. Yan na? Okay. Sabi ganito, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Sinabi ba dyan, Brother Romel, na nilagay ang pangalang Roma dahil sa Roma nagsimula? Hindi, bro. Kala, nilagay ang pangalang Roma dahil ang authority of the church nalipat sa Roma. Ngayon, asan sa Biblia yan? Asan sa Biblia? Kayo ang naglagay nito. Kayo ang gumawa nito. Pakita ka ng sitas. Ginagamit to ni Elis Soriano. Ito, in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ's Church. Tuloy ko lang basa. The word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Kayo ang naglabas ng referensyang 'yan, kinopya ko lang. Ngayon, sabi diyan, walang sinabi diyan na may Roman dahil sa Roma nagsimula. Ngayon, ang Wikipedia nagsabi sa Holy Land nagsimula. Dalawa na ebidensya ko, ha? Dalawa na. Ikaw ngayon maglabas. Asan ang ebidensya mo ng Roman Catholic Church nagsimula sa Roma? Ay, sus! Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Pag sinasabing Romana, bakit may Roman sa pangalan? Nasa Roma yun. Bakit may Roman sa pangalan? Ayon dito, bakit may Roman sa pangalan? Dahil sa Roma galing. Napakasimple naman ang tanong. Pero may kalma. Nang binasa ko ang referensyang pinapakita ng ang dating daan, sinabi ba rito na may Roman dahil sa Roman ang galing o wala? Hindi po. Hindi. Kinungaling pa talaga ni Silva. Hindi mo pwede gamitin sa akin yan. Aklat nyo yan kasi. Oh. Anong hindi pwede gamitin? Ginagamit nyo ito? Ginagamit nyo ito? Binabasa ni Brad Ilian, hindi para patunayan na... Oh.
Kami ang totoo. Binabasa yan ni Ah, Banele. Para so sa inyo ginawa yan. ito ni Barele para putol-putolin at ibahin ang sintinong sinasabi, ganon? Bro, bro, Para bro sa Jando, inyo. bro Jando, sandali, sandali lang. Hindi. Na ano ko, narinig ko sabi niya, ginagamit ni Brother Eli yan, hindi patunayan na sila daw yung totoo. Ibig sabihin, ginagamit ni Brother Eli itong referensyang ito para patunayan na at Catholic Church yung totoo. Wala akong sinabi si Brother Eli na ganun. Ikaw lang may sabi. Okay. Yun yung sabi mo kasi. Brother Romel. Wala akong sinabi para patunayan. Brother Romel. Yes bro, yes bro. Kaya ginagamit ni Nakita Brad ninyo kung gaano magsinungaling ang dating Daan member na ito. Ang Roman, nilagay sa Roman Catholic Church na pangalan dahil to signify na ang authority ng Iglesia nalipat sa Roma, sa Bishop of Rome. Hindi sinasabi doon, hindi sinasabi doon na sa Roma nagsimula. Ang Wikipedia nagsabi, hindi amin ang Wikipedia ha. Hindi yan Catholic reference ang Wikipedia. Ang Wikipedia nagsabi mismo sa Jerusalem nagsimula ang Iglesia Katolika sa Holy Land. Dagdagan ko pa ng isa pang world history. Yan na. Isa pang history. Gumagamit kayo ng history? O sige, isa pang history na The New Book of Knowledge Encyclopedia. Ito naman sinasabi dito. Yan ha? Ito naman sinasabi sa naturang kwan. Ito. Pagkita ko. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Yan. Saan doon nagsimula? Brother Romel? Klaro naman, in Jerusalem. Ayun, tatlo na ang ebidensya ko, Larry Silva, na ang Katoliko nagsimula sa Jerusalem at hindi sa Roma. Ikaw na lang iniingan ko ng ano, ng ebidensya, hindi yung interpretation, opinion, haka. Huwag mo kong bigyan ng haka. Gusto ko ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo na ang Roman Catholic Church nagsimula sa Roma? Brother Jando, no? Maraming salamat at medyo mahaba-haba yung ating pinag-usapan at salamat din kay Brother Larry. Well, maganda sana pag-usapan pa ito pero mas maganda siguro Brother Jando kung mag-set na lang tayo ng other day kasi maaga pa ako bukas. Hindi, bakit? Ituloy na natin ngayon. Ituloy na natin. Sige, ituloy nyo after, ano lang, i-off ko muna yung live ko. Bro. Bro. Hindi bro, ano na natin sa ibang ano, ibang araw. At least napakabigat. Sabi nga ni Father Darwin, hindi ba? All arguments are equal with the absence of evidence. Pag meron ka ng ebidensya na ipakita, mas mabigat na ang argumento mo. Ako, tatlo nang ipinakitang ebidensya ko. Si Larry Hakang binasinasabi. Kaya doon sa Roman ang galing kasi Roman Catholic. Pinaliwanag na naturang aklat. Kaya pala may Roman dahil ang Roma ang sentro ng kanilang authority. Claro, yun. Kaya at saka ebidensya pa, the history of the Roman Catholic Church began. Anong Bisaya noon, Brother Larry? Began in an upper room in Jerusalem. Wala na to. Oh, dami ko pa talata. Dami ko pa talata. Brother Romel. Yes, bro. Bago tayo magtapos, Brother Romel, basahin ko muna ang sinasabi ng mga Bible scholar, ha? Sige, hindi go ahead. Hindi istoryano na gawa-gawa lang haka patungkol sa Malakias 1:11. Sabi sa pulpit commentary ni Reverend Joseph Excel and Henry Donald Maury Spence Jones, sabi dito, "The course of thought is this. God does not need the worship of the Jews and their impious priests. He needs not their main sacrifices." Kasi yung mga Udiyo kasi, nagsasakripisyo ng mga pilay. Yun ang nasa talata kanina, pilay, ganun. "His majesty shall be recognized throughout the wide world." Yung ano ng Diyos, marerecognize sa buong mundo. "And pure worship shall be offered to him from every nation under heaven." Pangalawa, sa Treasury of Scriptural Knowledge ni Reuben Archer Torrey, sabi niya, "The preceding verse was a prediction of the abolition of the Levitical priesthood
Ayun pa lang to, yung palang Malakas 1:11, yun ay isang prediction na i-abolish ang Levitical priesthood. So this is a prophecy of the conversion of the Gentiles and the spiritual priesthood of the gospel times. Tanong, saan ba unang na-convert ang ano, ang Gentiles? Sa Pilipinas ba? Hindi. Mali talaga ano si Soriano. Pangatlong Bible scholar si Albert Barnes. Sabi ni Albert Barnes, he points out further the failure of the Jewish explanation as to their sacrifices. Sabi ba dito? In that, the church was everywhere, not so the Jews. You and your teachers deceive yourselves when you interpret this passage of scripture of those of your nation. Sabi ni, ano na, ni Albert Barnes, ha? You and your teachers deceive yourself. Niloloko nyo lang sarili nyo at ang mga teachers nyo, niloloko lang kayo when you interpret, pag nag-interpret kayo, that this passage of scripture of those of your nation, na ito na tumutukoy sa inyong bansa, Pilipinas. Ayan, eh, ano pala yan? Deceiving pala yan, Soriano, deceiving, no? Who were in the dispersion and say that it speaks of their prayers and sacrifices made in every place as pure and well-pleasing, and know that you speak falsely and endeavor in every way to impose upon yourselves. First, because your people are not found even now from the rising of the setting of the sun, but there are nations in which none of your race have ever dwelt. While there is not one nation of people, whether barbarians or Greeks or by whatsoever name distinguished, whether of those nomads who live in wagons or of those who have no houses or those pastoral people that dwell in tents, among whom prayers and thanksgiving are not offered to the Father and Creator of all things, through the name of the crucified Jesus. And you know that at the time when the prophet Malachi said this, the dispersion of you through the whole world in which you now are had not yet taken place, as is also shown by scripture. Yeah, wag niyong i-ano sarili niyo rito dahil wala pa kayo noon. Ito'y tumutukoy sa mga hintil na nandoon sa kanilang panahon. Pangatlo, pang-apat na Bible scholar, dami ko Bible scholar, Joseph Benson. Sabi niya, or from the rising of the sun, my name shall be great among the Gentiles. Ano daw yun? You may perhaps think, if I will not accept an offering from your hands, that I shall have none. But in this you err greatly, for know that my name shall be great or highly revered among all the nations of the earth who will worship me. Not as you do, as if it were labor of which they ought to be paid, but with pure minds inflamed with love toward me and zeal for my glory. So ibig sabihin, mali. Kasi kapag ipinilit kasi ni Soriano na ang unawa niya ang lilitaw na, ang unawa niya ang tama, lilitaw na before siya lumayas kay Nicolas Perez, walang true church. Ang iglesia hindi nagsisimula sa Pilipinas. Kaya kung sasabihin ni Soriano ng MCGI sa Pinas ang tinutukoy, lilitaw na sa Pinas itinayo ang tunay na iglesia. Ngunit bati sa paliwanag ni Soriano, nakianib lang sila. Ang iglesia inaniba ni Soriano at the age of 17, iniwan naman niya noong 1975. Ang inaniba naman niya at the age of 17 ay founded lamang ni Nicolas Perez na galing naman sa INC. So talagang hindi pwede yan maano sa kanila, Bro Romel. Napakaliwanag ng konteksto. Mali ang itinuro kay Larry Silva. At sana, Larry Silva, gawa tayo ng ibang schedule. Then marami pong talata rito, yung Zacharias 8:7. Tatanong ko pa ito. Isaiah 43:5-6. Zacharias 8:3-8. Yung Isaiah 24:15. Ano pa? Ito na Pilipinas, no? So ito dami kong tatanong na talata sa kanya na sana mabigyang linaw niya, dahil ngayon napatunayan na misinterpretation ng ginawa ni Soriano. Walang Bible scholar na sumusuporta.
private interpretation, pinaniwalaan nila Rey Silva, hindi dahil yon ang suportado ng mga ng reality ng mga Bible scholar, but based sa private interpretation ni L. Soriano sa kanyang binabasa. Kaya sa madaling salita, ang aral sa dating daan ay hindi aral ng Biblia, kundi aral ni Eliseo Soriano. Iyan ang maliwanag dyan. Kaya kong patunayan niya sa sunod na may magharap ni Larry Silva. Brother Romel? Yan, maraming salamat, Brother Jando, sa iyo pong pagpasok sa atin. At para matapos po yung inyo, ano, at i-close ko po yung programa namin, ay i-confirm ko lang po kay Brother Larry Silva. Brother Larry Silva, payag ka ba na magkaroon kayo ng time ni Brother Jando? Doon na yan sa punto por punto magaganap, Brother Larry? Oo ba? Okay. So, Brother Jando, kailan yan para makapag, ano, at ano yung specific na topic para clear, live tayo ngayon, napapakinggan tayo para yung usapan natin ay talagang silyado ngayon ng ating mga manonood. Ito yan, bro. Martes ng gabi, hindi ko alam kung babalik ba yung ano yung pumasok dati na si ano yon, si J Corpus. Kung papasok kayo yung Martes, walang may ano yon sa kasakasakan ano. Uli siya tutuloy, doctrinal tayo. Hmm. Ngayon sa Miyerkules naman, matutuloy yung debate ni Eugene Gapo at gaganapin sa punto por punto. Ako yung moderator noon. May siya teacher na SDA. Tapos sa Webes na lang yan si Larry Silva, Webes ng gabi. Oh, Brother Larry, okay ka ba sa Webes ng gabi? Alam mo, ano pa yan eh. Hindi pa natin alam yung maaaring mangyari sa... Hindi bro, ganito na lang bro, ganito lang. Kailan ka available? Kailan ka available? Pagka ano, halimbawa, available ako sa Webes. Pasok ako, pasok na lang ako. Hindi ano ko, yung... hindi ko naman hindi ko sasabihin na yung araw na yan diyan ako papasok. Mahirap eh, mahirap mag ano, hindi natin hawak buhay natin eh. Mm, okay, okay. Pero diyan do ano yung magiging topic niyo sakaling pumasok siya? Tunayan nila na ang MCGI naman ang tinutukoy sa Zacarias 8:7. Kasi yun ang claim ni Soriano eh, na Zacarias 8:7 sila daw yun, no? Sabi niya ito. Parinig ko. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kaluluwa. Ayun, magliligtas pala ang Diyos, sabi niya, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kaluluran. Magkakaroon ng bayan ng Diyos, mag-uumpisa sa silanganan, papuntang kaluluran. Kapareho nung kay Malakias, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niya on, from east to west. Yan. So, kinonfirm nun ni Soriano na sila yon na ano, ang sila daw tinutukoy doon. Kaya, kinonek niya doon sa ano, Malakias 1:11. Magsisimula daw pagliligtas sa ano, ng Diyos sa silangan na, no? Ayan, no? Lalagnap. Hindi dahil sa panghihikayat sa laman, sa trabaho, sa impluensya, sa kalibugan, sa babae. Hindi doon. Kundi, sabi ng Diyos, mababalitaan ang kanyang pangalan, mag-uumpisa sa silanganan, papunta sa nilulubugan ng araw. Ang kasinonimo niyan, yun po ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Mag-uumpisa okay, sa silangan. Okay, bro, Jando. Okay na yan. Okay, Brother Larry, ganito Brother Larry yung mangyayari. Papayag ka ba na ikaw yung magpapatunay sa talatang yan na kasi, you know, napakinggan naman natin. Papayag ka ba? Yung... Unang-una. Hindi bro, papayag ka ba o hindi? Yes, ano lang, sumagot ka naman ng ano, ng direct o straight. Papayag ka ba o hindi? Payag, bakit hindi? Okay, sige, okay na. I-close natin yung usapan. Papayag ka sa Webes? Bro, sandali lang bro. Sandali lang. Okay, sandali lang ah. Sandali lang ah, kasi program ko ito bro eh. Sandali lang ah. Papayag ka na sa Webes, kapag pumasok ka, yun yung magiging topic at ikaw yung magpapatunay. Okay. Go ahead. Yan ang masama eh. Minumute eh. Natural, imumute kita kasi hindi ka nakikinig. Magsasalita hindi. Pa nga ako eh.
Ang dami nyo na sinasabi. Di ba magparaan kayo? Ayun nga. Kaya nga, sabi ko nga. Magparaan kayo. Nagsasalita. Sinabi ko na nga payag. Sinabi ko na payag. Oh, yan. Tapos? Ano bang problema? O yun na nga, payag na nga. Kaya nga sabi ko, payag ka na. O dahil payag ka na, wala na parang problema. Go na tayo sa Webes na kapag pumasok ka sa... Bro, sandali lang, nagsasalita pa ako. Kapag pumasok ka sa Webes, yun na yung magiging topic. Ikaw yung magpapatunay. Tapos na yung usapan? O may dadagdag pa? Kung kaya kong patunayan, ang gagawin ko ha. Pero... Kung kaya? Unang-una, hindi ako mangangaral. Ngayon... Dapat sa usapan namin, dapat isang minuto lang ang daldal, hindi masyado mahaba. Ikaw mahaba ka rin magdaldal eh. Pinayagan na kita kanina. Bade Romel. Yes bro. Matagal na so, siyang kaanim ng ang dating daan, Bade Romel. Dapat alam niya yun dahil aral nila yun. Hindi masyado magdaldal. Dami sinasabi si Jundo kanina. Ayaw magparaan. Oh, ganito, ganito. Gagawin nating maayos dapat, yan sa... Bro, bro Larry, oh. Gagawin nating maayos yan sa punto por punto. Gagawa tayo ng rule, meron tayong time limitation para hindi magulo. Dito kasi ngayon, hindi naman natin ito expected na ganito yung mangyayari. So, ang programa kasi namin ng Katotohanan at Pag-usapan, meron kaming specific topic na pinag-uusapan, eh pumasok kayong dalawa, kaya kiniter namin kayo. Kaya, sa punto por punto, magkakaroon tayo ng order na pag-uusap. No? Meron tayong tamang oras, 1 minute, kung gusto mo, ibibigay namin yan sa'yo. Yun, tama yan. Para naman ano, hindi para naman hindi kayo laging ano, laging oh, okay. Sige na nga. Okay na nga. Okay na nga. I-close na natin yung usapan, yan. Bro. Basta ganun na. Merong order kung meron ka pang mga suggestion, pwede ka namang makapag-message kay Brother Jan doon na ganito, bro, yung mga rules na gusto mo para mapag-usapan nyo. At kung kailangan nyo ng moderator, wala pa naman kaming pasok sa aming paaralan, pwede rin ako mag-moderate para sa inyo. Gusto niyo kayo na gumawa ng rules eh. Susundin ko naman yan kung pantay, patas, walang bias. Okay, good. Sige, go na tayo kasi lumalalim yung gabi bro. At baka hindi tayo matapos dito at umagahin tayo. Wala naman kayo sa television kahit na magdama kayo mag-ano dyan. Di ba wala naman kayo sa television? Sa live lang kayo? Yan nga, wala nga sa television bro. Pero meron kami mga trabaho bro. Sana na maunawaan mo rin yun. Okay? Okay.